Watch your motherfucking soul, boy. Yeah, her. Ang probinsyano, mga tol. Kita ba? Kita nyo ba yung ano? Siguro kita nyo na ano, sa reflection. So, mga tol, gusto ko lang share sa inyo. Pagiging observation ko sa... Yung masasabi ko sa ang probinsyano. Gabi-gabi pinanood ko to gabi-gabi. Lahat ng mga naging decision ko. So, for these coming days or weeks, medyo magkakaroon ng pagbabago ang storyline ng ang probinsyano. Kasi maraming characters ang mawawala, papaalam, or maghahaya to siguro for the meantime because of the election period. As we all know, halos karamihan ng mga characters na gumaganap sa probinsyano ay mga politicians like Mr. Lito Lapid, Senator Lapid, si Mark Lapid, anak niya, Espiritu Santo, si Roro, si Elakdan, si Jong Hilario, and si Rodrick Paulate. As I remember only, sila yung mga natatandaan ko na isang mga politiko na nasa probinsyano. So magkakaroon ng election period, campaign, so local and local and national campaign period ay mag-uumpisa na, I think this January, sometime this January. So ano kaya ang magiging storyline na mangyayari dito sa probinsyano? Huwag naman sanang matitigok sila sa story, like matitigok sila sa battle, pero malaki ang possibilities na gano'n na mangyayari. Hopeful ako na hindi. Para naman, after the campaign period, makabalik pa rin sila. Diba? After the election, actually, makabalik pa rin sila. At maituloy nila kung ano man yung story na ginaganapan na nila. So, ilang mga tol. Right now, I'll be watching the rest of the Provinciano series for today. Ito, kinakasal nga sila pinuno at si General. Okay mga tol, I'll just proceed watching the series. Have a good evening to everyone, and thank you so much, and God bless.